Mapagpalang araw sa inyo, mga kapatid, sa pananampalataya. Samahan niyo kami sa ating pagnilay-nilay sa mga aral at turo ng Salita ng Diyos. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ng mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit inyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama. Bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Pagsasadiwa. Walang nakaangat sa batas kundi ang Diyos. Binuo ang konsepto ng batas upang masiguro na ang mga tao ay kikilos sa kung anuman ang naaayon. Kahit anong samahan, institusyon, lipunan o bansa ay nagbubuo at binubuo ng mga alituntuning sinusunod upang maisakatuparan ang hangad nitong mapabuti ang bawat miyembro nito. Totoo na ang batas ay nakaugat sa mabuting hangarin, ngunit nagiging salungat lamang ito kung sa papaanong paraan ito na isa sa katuparan at ipinapatupad. Sa Ebanghelyo, makikita natin kung paano pinupuna ng mga lider ng pananampalataya ang mga alagad ni Jesus. Tila'y mas nanaig sa kanilang pananaw ang batas kaysa sa malasakit sa kapwa. Tinuturuan tayo ng Panginoon na mas nakaaangat ang malasakit kaysa sa alituntuning ibinababa sapagkat nag-uumpisa ang diwa ng batas sa malasakit. Kailanman ay hindi nakakasira nang napagkasundo ang alituntunin ang pagpapamalas ng pananagutan sa kapwa. Maraming salamat mga kapatid sa pananampalataya sa inyong pagtangkilik. Samahan niyo kami muli sa mga susunod na araw. Ito po si Father Chris Robert Celian of the Society of St. Paul, All for the Gospel.